Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik kayo yung kaibigan na marami na pong napagdaanan. Kaya pag nabigay po ng payo, siguradong pang malakasan. It's me, your one and only payong kaibigan. And on today's video mga kapersa, hindi po masyadong nakakatuwa yung ating pag-uusapan. Kasi napag-alaman po na marami pong mga kababayan nating OFW ang nahuhumaling or nalululong po sa bisyo na ito. Sugal po talaga ito. Yung online talpakan, yung e-sabong, electronic sabong. Actually guys, hindi ko po alam kung meron pong ganitong laro dito sa Saudi Arabia. Okay, kasi wala naman po akong nalaman or nakita. At hindi ko rin po alam kung paano po yung proseso ng paglaro nito. At wala po akong balak, diba, na pumusta dyan. Okay, so ito po ay parang ma-inform lang po kayo na may ganito pong nangyayari, di ba? Hindi man po siguro sa Saudi Arabia or kahit saan man pong panig ng mundo na meron pong OFW. So ito po ay parang reminder lamang ng ating gobyerno. Okay, so balita po na ito, galing po ito sa GMA News. Hinihiling po ng PAGCOR o ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa publiko na isumbong sa kanila ang online cockfighting o isabong websites na pwedeng makataya maging ang mga nasa ibang bansa tulad ng mga overseas Filipino workers. So yan, yun po yung nakakalungkot na balita na talagang, diba, sana po hindi po natin makalimutan yung ating goal kung bakit po tayo nandito. Hindi po para magtapon, kundi para po mag-ipon. Okay? We request the public to report to PAGCOR those websites which are accessible abroad for our proper disposition. Okay? Ang pahayag ay ginawa ng PAGCOR kaugnay na rin sa mga napapabalita na may mga OFW na nahuhumaling sa naturang uri ng sugal. Okay? Offshore betting or bets coming from players abroad, even if from Filipinos, are not allowed in e-sabong. So yun guys, malinaw po yung direktiba mula po sa PAGCOR. So I hope naman, dahil si PAGCOR po yung nag-approve ng laro na yan, sana po before nila pinayagan ay napag-isipan na po nila yung mga regulations, yung mga controls, di ba, para hindi na po umabot or lumala po tayo sa issue na ito. Okay? Giit ng gaming regulator, bawal na tumanggap ng taya ang e-sabong sa labas ng bansa. At hindi ito dapat na accessible sa labas ng bansa. To ensure that this standard is met, applicants for e-sabong operations are required to submit a certification from a gaming laboratory attesting that the gaming websites are not accessible outside the Philippines and if that internet protocol address emanating from other countries are blocked or restricted from accessing those websites. Ang mga lumalabag sa naturang patakaran ay maroon umanong multa laban sa mga operator ng e-sabong na yan. With the institution of these controls, PAGCOR is able to ensure that the interests and welfare of OFWs and their families are upheld and protected. Sa Talk to the People, kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte, inhayag ni Defense Secretary at National Task Force Against COVID-19 Chairman Delphine Lorenzana ang pakiusap ng mga Pinoy sa Spain at Poland na kanyang nakausap na limitahan ang operasyon ng e-sabong, diba, dyan sa Pilipinas. So ano po ang ating parang pinakamensahe na ito para po sa ating mga kababayang OFW? Guys, payong kaibigan ko lamang, wala po talagang magandang na idudulot yung pagsusugal, diba? Especially po pag tayo po ay isang OFW, okay? Actually, ang ending naman po niyan ay manganganak po yan ng napakaraming problema, 'di ba? Isa na nga po diyan yung mapipilitan ka manghiram at ultimately mabaon ka po sa utang, 'di ba? In worst cases, ang mangyayari po diyan ay maapektuhan syempre yung pagpapadala mo sa Pilipinas pag wala ka nang pera, 'di ba? Pwede pong masira, 'di ba? Or maghiwalay pa kayo ng asawa mo dahil po sa issue na 'yan. And syempre ang hindi po talaga natin gusto ay kung maapektuhan pa po yung trabaho nyo. So, ang payo ko po sa inyo, bago nyo po simulan or balakin na maglaro or sumali sa mga ganyan, pag-isipan nyo pong mabuti. Huwag po tayong sumali sa mga ganyan-ganyang mga sugal-sugal, di ba?
sa pag-ibig na lang po tayo, guys, sumugal, di bali nang matalo, at least natututo, di ba? So yun lamang po yung ating maikling video at reminder on today's vlog ni Payong Kaibigan, okay? I hope na may nakuha po kayo na konting information at gabay, okay? At syempre, lagi pa rin po tayong mag-iingat, always stay safe and God bless, di ba? Kung natapos nyo pong panoorin hanggang dito ang video na ito, mag-iwan lamang po kayo, guys, ng hashtag talpakan sa video at dyan po ako mamimili ng shoutout natin sa ating next vlog. Okay? Marami pong salamat. Diba? Iwasan po natin yung mga sabong-sabong na yan. Diba? Always stay safe and God bless.